Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Patuloy na lumalapit sa ating kalupaan itong low pressure area po sa Misilangan ng Mindanao. Nasa 140 kilometers na lamang po ito sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, kaninang alas 3 ng madaling araw. Kita po dito sa ating satellite animation yung malawak po na sirkulasyon nitong low pressure area. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Southern Luzon, Visayas at parte ng Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan ngayong araw. Base naman po sa tinatahak nitong low pressure area ngayong araw, almost stationary or halos hindi kikilos itong nasabing low pressure area dito po sa may silangan ng Mindanao. Then bukas naman po inaasahan dahil doon sa broad circulation nito ay somewhere between Visayas and Mindanao na yung sentro ng low pressure area. And again, affecting pa rin ng malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and northern portion of Mindanao. Then pagsapit po ng Linggo, aasahang bahagyang akyat yung low pressure area somewhere dito sa pagitan ng Bicol Region and Visayas. At magpapaulan pa rin sa Southern Luzon and Visayas, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa Mindanao. Then, pagsapit po ng Lunes, papasukin na ng malamig na Northeast Monsoon or Amihan yung low pressure area at posibleng malusaw by Monday. Samantala, yung shear line or yung linya kung saan nagtatagpo po yung malamig na Northeast Monsoon at yung mainit na hangin coming from the low pressure area, nag-e-enhance ng mga pag-ulan. So, kitang-kita po yung pagitan ng Amihan at ng low pressure area, yan po yung shear line na siya dadala po ng minsan malalakas talaga ng mga pag-uulan. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan dito sa may Eastern Visayas and Bicol Region ngayong araw pa lamang. At magpapatuloy itong epekto ng shear line hanggang sa Lunes o hanggang sa malusaw itong low pressure area. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, meron pa rin tayong Northeast Monsoon or Amihan na siya nagdadala ng mahinang ulan sa silangang parte ng Luzon at mga pulupulong mahinang pag-ulan for the rest of Luzon. Ngayong araw po, pinaka-apektado nitong low pressure area plus the shear line, itong bahagi po ng Bicol Region, lalo na yung Albay, Sorsogon, and Masbate as well as Catanduanes. At pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi na, malakas na rin ang mga pag-ulan dito sa Romblon. Asahan po natin, moderate to heavy with at times intense rains po ang mararanasan sa mga nabanggit natin na lugar. Pinag-iingat na natin sila sa ngayon pa lamang sa mga posibleng pagbaha at landslides. Dito naman sa Camarines Provinces at natitirang bahagi ng Mimaropa as well as Quezon Province, asahan po ngayong araw ang maulap na nakalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains at meron din po mga thunderstorms, epekto ng low pressure area plus the shear line. So pinag-iingat din natin sila sa mga posibleng baha at landslides. Sa mga nabanggit natin na lugar, possible din tayo magtaas ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. For the rest of Luzon, may epekto pa rin ng malamig na Northeast Monsoon or Amihan. At pinaka-apektado ng makulimlim na panahon na sasamahan ng light to moderate rains pa rin itong Cagayan Valley as well as Aurora and natitirang bahagi po ng Calabarzon as well as Metro Manila. Asahan na po yung makulimlim or maulap na panahon bago magtanghali. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon as well as Ilocos Region and Cordillera Administrative Region, katulad ng weather conditions as yesterday, bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pulupulo o yung hindi tuloy-tuloy na may hinang pag-ulan. Asahan pa rin ang malalamig na temperatura lalo na sa madaling araw, 20 degrees Celsius for Lawag and Tuguegarao ang minimum temperature. For Baguio naman, posibleng bumaba na into 13 degrees Celsius and for Metro Manila, 23 degrees Celsius ang minimum temperature. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin po ang maulang panahon, lalo na sa may Eastern Visayas and Central Visayas, direktang epekto po ng low pressure area. So again, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Asahan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories na inuulit natin kapag meron tayong orange and red rainfall warnings. Automatically suspended na po ang klase sa anumang college level man yan or elementary level or high school. Then pag meron tayong malalakas na ulan outside of those warnings, nasa sa LGU na po ninyo or local chief executives kung magsususpende po ng klase. Samantala sa ating mga kababayan po sa Mindanao, apektado pa rin ng low pressure area yung northern portions, itong Zamboanga Peninsula, northern Mindanao and Caraga Region, lalo na po ang Dinagat Islands
and Surigao del Norte. So pinag-iingat din natin sila sa mga posibleng pagbabaha at landslides. Bagamat yung mga pag-ulan, mas kakaunti na kumpara nitong nagdaang dalawang araw. Sa ating mga kababayan po for Bangsamoro Region, Soccsksangen and Davao Region, bahagyang maulap at minsang maaraw naman na ang kalangitan, lalo na po sa umaga at sa tanghali. Yun nga lang po, pagsapit na tanghali, mainit na muli at maalinsangan. Then sa hapon hanggang sa gabi, babalik yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulo at hindi tuloy-tuloy na pagkilat pagkulog na bahagyang epekto na rin ng trough ng low pressure area. Temperature natin for Metro Cebu hanggang 29 degrees Celsius at sa Davao naman po hanggang 31 degrees Celsius. Meron pa rin po tayong gale warning or babala ng matataas na alon dahil dun sa surge ng northeast monsoon. Sa silangang parte rin po ito, pa rin po ito ng ating bansa simula sa eastern coast ng Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, northern Quezon kabilang ng Polillo Islands, dito rin po sa Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, bahagi ng Catanduanes, silangang baybayin ng Albayan Sorsogon, gayon din po ang northern and eastern Samar, all the way sa silangang baybayin ng Surigao del Norte and Southern Leyte as well as Dinagat Islands. Delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat kabilang ng ating mga kababayan na nangingisda. At delikado rin po hanggang 4.5 meters kasi yung mga pag-alo natin or nasa isa't kalahating palapag po ng gusali. Inaasahang bukas pa bahagyang bababa yung mga pag-alon doon dahil doon sa paghina ng northeast monsoon. Pero magbabalik muli dito sa may northern and central Luzon ang matataas ng mga pag-alon simula Sunday ng gabi, all the way na yan hanggang sa rest ng susunod na linggo dahil sa pagbabalik ng northeast monsoon. Sa susunod na tatlong araw, asahan pa rin natin yung epekto ng tatlong weather systems. The low pressure area na tulad ng nabanggit ko kanina ay bahagyang umaakyat dito sa may Visayas and southern Luzon. Then yung shear line, nagpapalakas pa rin po ng mga pag-ulan sa southern Luzon and Visayas. Then yung Amihan or Northeast Monsoon ay mananatili pa rin sa Northern and Central Luzon. For Metro Manila, asahan po bukas at sa Makalawa ang maulap na kalangitan na sasama ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Mga light to moderate with at times heavy rains po yan, dulot ng low pressure area plus the shear line and affected din yung mga kalapit na lugar sa Calabarzon and Central Luzon. Pinag-iingat po natin sila sa mga posibleng baha at landslides. Then pagsapit ng Lunes, may epekto na po ng northeast monsoon or Amihan. So mababawasan yung mga pag-uulan, mostly cloudy skies, nagpapakita naman si Haring Araw. At kung may mga pag-uulan, mahina lamang. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, sa susunod na tatlong araw, asahan pa rin yung hindi naman malalakas sa mga pag-uulan. Generally mga light rains lamang po epekto ng northeast monsoon. Nagpapakita si Haring Araw pero most of tanghali hanggang sa gabi po ay magiging maulap ang kalangitan. Temperature natin posibleng bumaba into 12 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Bicol Region, asahan pa rin bukas at sa Linggo ang maulap na kalangitan na sasamahan ng malalakas na mga pag-ulan. Kung minsan, ito po ay mga moderate to heavy with at times intense rains. Inuulit natin, for the entire Bicol Region po, asahan na ang maulang panahon. Mag-ingat po sa mga baha at landslides. Temperature natin hindi hihigit sa 30 degrees Celsius. Sa Lunes, bagamat magpapakita na si Haring Araw, mostly cloudy skies pa rin at merong mga kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Bahagyang epekto na rin ng shear line. Sa atong mga kaigsoonan din na sa Metro Cebu and for the entire Visayas na rin po, no, asahan pa rin natin bukas at sa Sunday ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil dun sa low pressure area plus the shear line. Bukas, meron tayong minsan malalakas ng mga pag-ulan. Sa Sunday, bahagyang bababa yung mga pag-ulan. At sa Lunes, magpapakita na si Haring Araw sa Central Visayas na sasamahan na lamang ng mga pulupulong pag-ulan at pagkilat pagkulog. Panghuli sa atong mga kaigsoonan din na sa Metro Davao, walang direct effect po ang Davao Region simula bukas hanggang sa Lunes nung low pressure area. May mga localized thunderstorms naman tayo na mararanasan bukas as early as morning. Then pagsapit po ng Linggo at Lunes, may mga localized thunderstorms pa rin po pagsapit ng hapon hanggang sa madaling araw. Si Haring Araw po ay sisikat 6:24 na umaga at lulubog ito quarter to 6.